Yes, hello mga mamis! Nagbabalik ang Itex Kinyo. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga sipon ubo ni baby. So, may mga ubo ba or sipon si baby? So, pag-uusapan natin yan kung ano ba yung mga mabibisang gamot para kay baby, para sa mga kids nyo. So, bago natin umpisahan to, please don't forget to like and subscribe and share to my YouTube channel para updated naman po kayo sa lahat ng aking mga video. So, nag-i-intro lang po ako. Shout out muna kay Iri Jane Cadavero. Hello po. Tsaka kay Mariel Carpenter na nasa Taiwan. Hello kaibigan. Kumusta ka? Then a few minutes later. So, eto na nga mga mamis. Ito yung mga gamot na na mabibili nyo nang walang reseta para kay baby kapag siya ay may ubo or sipon. So, unahin na natin si si Ambroxol. Yan. Ambroxol po yan, mami, ah. Drops po yan, Ambroxol na drops. Mucolytic po siya, mga madam. Ito po ay generics. Yes, mami, generics po to. May branded po nito. Pero kung masiyang naman si baby sa branded, why not po, di ba? Pero si baby ko, hiyang siya sa generics, kaya ito yung nabili ko. Mura lang to, mami, 35 pesos lang po to. Actually, dalawa po yung binili ko kasi para in case na magka-ubo ulit si baby. Ayun, meron pa akong stock. Ito po, Ambroxol, mami, pwede po siyang mabili sa botiga na wala po kahit reseta ni doktor. So, kapag may sipon naman si baby, Neosep. Yan, Neosep naman po para kay baby, hindi masyado makita. Yan, Neosep naman po is nagkakahalaga ng 96 pesos po. Ito po ay medyo mura-mura na siya kumpara sa isa kong iano sa inyo. So, ang Neosep po ay para po sa sipon ni baby. Yung pong nagtutulo na yung parang tubig lang. Yun. Tsaka yung matching na matching. Neosep po, maganda po yan mga mami. Trusted na po yan. Tapos, hindi ko alam kung meron tong generic. Generic. Hindi ko alam. Pero yan po, i-re-recommend ko sa inyo kahit wala pong reseta ni doktor, mabibili nyo po yan sa pharmacies. Tapos po, ito naman talaga yung ginagamit ni baby. Baby pa siya, mga infant pa siya, ginagamit niya na to. Yan, Dysodrine po. Itong Dysodrine medyo po itong mga mami, mahal po. Kesa po dito sa Neosep po. Kasi ito, para sa akin, mas mabisa to kumpara sa Neosep. Pero, hiyangan lang din niya ni baby kung saan siya hiyang. Pero sa baby ko, ito mas hiyang to. Dysodrine po. Ang price nito, mami, hindi ko pero nasa 100 plus or 200 plus. Nakalimutan ko na kung magkano to. Basta nasa 200 plus magdala kayo. Or 200 pesos magdala na lang kayo para sigurado mabibili nyo to. Eto pag ininom to ni baby, na bunso ko. Mga 3 days lang, wala na siya. Kasi, kaya binili ko to kasi may nagsabi rin sa akin na mas maganda daw to. Maganda daw tong Dysodrine, may nagsabi sa akin na kasi yung anak ko nagluluha siya tapos hatching nang hatching tapos ganun siya nang ganun ng ilong niya. Sabi ko parang may allergy siya, may allergy. So
sabi sa akin nung kamami ko, ayong kaano ko, na ito daw nga yung bilhin ko, Dysudrin daw. Mas effective dito. Sa mga allergy din to mga madam. Pag bawa na kasi nga si baby ng mga alikabok. Yan. Ito bibilhin yung mga mami. Pero maganda rin to. Hiyangan lang po talaga. Tsaka mas mura tong Yosef. Pero sa akin, ito po yung binibili ko. Ito po yung pinapainom ko, Dysudrin po. Subo ko na yan para sa baby ko. Yan. Tapos, ang pag-inom po nito sa akin is ano po, alas 8 po ng umaga, tapos alas 8 rin ng gabi. 2 times a day lang po to mga mamis. Depende po sa ano, reset sa mga pediam nyo po, kung anong sasabihin sa inyo. Tapos, ito naman pong Yosef, ganun din po. 2 times a day din po. 8 ng umaga, 8 din po ng gabi. So, ganun din po. Parehos lang po sila ng Dysudrin tsaka Yosef po. So, yung Ambroxol po. Ba't ito? Pawis ako. Itong Ambroxol po, 3 times a day para sa akin. Kasi, binabasa ko rin naman po yung dosage and ayun, dosage po, binabasa ko naman. So, dito kasi nakalagay twice daily or prescribed by pedya nga po. Pero para sa akin po, 3 times a day ko ito pinapainom kay baby. Kasi, mas para sa akin na, parang mas effective. O siya nga pala mga mamis, hindi po ako doktor, disclaimer lamang po. Hindi po ako doktor, hindi po ako pediatrician, hindi po ako eksperto po para sa mga ito po ay base sa aking mga karanasan po sa pag-aalaga ko kay baby Nico. Syempre, journey ko to para sa baby ko kasi bumabawi lang ako. Grabe pawis ko. So, kapag may sakit talaga yung baby, yung dalawa kong anak, yun, syempre aligaga ako pag bumibili ng gamot. Kaya nagtatanong-tanong din ako kung ano ba talaga yung mas maganda at mas epektibong gamot. So, kung may lagnat naman si baby, yun, paracetamol drops. Meron din ako dyan. Wait lang po. Ito naman po. Ito, nabibili rin to sa botika po. Kahit wala pong reseta ni doktor. Ito po, mas sa akin po sa lahat po ng branded na para sa lagnat. Tempra po ang mas sa akin, mas maganda. Tempra. Kasi parang puro siya. Hindi na kailangan siyang i-shake. Pwedeng masarap din siya mga mamis. Gusto rin siya ng baby ko. Kaya pag may lagnat kayo, eto, kung hiyang kay baby. Kung hindi, di ibang brand. Para sa akin kasi Tempra. At yun lang mga mamis. Kasi pawis na ako. Kasi kakatapos ko lang maglaba. Okay. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood nyo guys. Salamat sa mga nagtitiwala sa akin. More subscribe pa mga madam. I-like nyo, i-share nyo yung aking YouTube channel para naman makatulong kayo sa mga co-YouTuber. Yes, co-YouTuber pa tawag doon. Ewan ko. Tapos yun. Hanggang dito na lang. Maraming salamat mga mamis. Paalam.